Good morning. Time check 5 o'clock 7/13/2022 ang date ngayon, mga kagre. Laki na ng nara natin. Pwede natin patayuan dyan balang araw ng treehouse. Okay, mga kagre. Ay magdamag na umulan. Okay naman at pakinabangan ng ating mga tanim, lalo yung palay, lalo't nagtitipid tayo, tsaka ating mga gulay. Check natin itong mga biik. At yan, linipat natin dito para makapaglinis tayo. Hindi sila paharang-harang sa ating mga inahin. Papapakain natin yung mga inahin at papahinga na sila. Yan. At napatay na natin yung ilaw. Ito yung tinira natin dahil malamig. Panahon, kailangan naka... Yan o, nagkukumpul na sila. Ibig sabihin, nilalamig sila. Kaya maglagay tayo ng brooding. Ilaw, 100 watts. Yan yung infrared natin. Tapos ito, hindi kasi makita pa. Naglagay na tayo ng kwan dyan. Feeds. Ipil-ipil para continuous yung kwan nila. Walang makakakwan ng parasite. Mga bulate. At saka... itong malunggay natin, ito say na vitamina at yung madre de agua. Ayan, pupunuan yan mga yan, lalo yung madre de agua at saka malunggay, yung ibang sustansya na kulang sa feeds, mga kaagri. Okay, ayan, ang lalaki na nila at malinis na, mga kaagri, dahil ang pinanglinis natin sa kanila pati itong mga kulungan, wala na silang mga kagat. Ayan, pasukin natin. Ayan, wala na silang mga kagat ng mga manananggal sa gabi, naninitsip ng dugo at nangangagat dati sa kanila, kaya sugat-sugat. Ayan, naghilom na yung mga sugat nila. Ayan, nalilinis na nila, makagre. Habang lumalaki, gumaganda rin yung balahibo nila, lumalabas na yung pagka-hybrid nila, makagre. Ayan, at kabilis nilang humaba, tumangkad at bumigat, mga kagre. Okay, mga kagre. Ayan, natututo na sila. Marunong na silang kumain. Ayan. Ilang araw na lang yan, pwede na iwalay, mga kagre. Pero hindi natin bibiglain. I-con natin sa 28 days, pwede na. Kasi sobrang lalaki na sa 28 days ang mga to. Mahigit 8 kilos, baka 8 to 10 kilos na kailangan ng matanggal sa inahin dahil nahihirapan na rin yung ating mga inahin. Mga kagre. Ito, pag dumidili sila, nag-aaway na sila dahil malalaki na sila. Ayan. Ayan, sakop na. Ilang biik lang yung sasakop na dito. Kaya nag-aagawan. Halos apat lang dahil sa laki nila. Kaya kailangan ng matanggal sa inahin kung mabilis silang lumaki, makagri. Dahilan na masusugat na rin yung inahin natin. Ayan, makawawa yung inahin natin para pakinabangan natin ng matagal. Pangit na rin kung hindi natin tatanggalin na sobrang lalaki na nila. Nag-aagawan na, mga kagre. Dahilan na nagkasugat-sugat sila. Kaya dito, lalo ito, kawawa na yung first batch natin, ang lalaki na. Ayan. Okay, yun yung dahilan kung bakit nagwawalay yung mga feed company. Protocol nila, kahit yung mga ibang mga farm ng 28 talaga to 30 days, mga kagre. Dahil... sa lalaki na ng mga biik, hindi pwedeng hindi iwalay. Dahil, basta importante, mas maaga nating maturuan na kumain ng feeds. Pwede na nating i-introduce yan. So, susunod, pinapaubos na lang natin yung booster feeds nila na 1 kilo. Tapos, mga kalahati na lang yun. Tapos, itong marunong na rin silang kumain ng mga alternatives natin. Mga dahon-dahon, mga kagre. Yan. At, kahit hard, yung matitigas, may mais, kinakain na rin nila. Yung lactation feeds at minsan yung brood sow o yung kwan natin dyan. Pinangpapakain natin sa isa. Agree. Kaya na nila, hindi maarte. Yun ang makagandahan ng mga maaga nating naturuan sila na kumain, hindi na maarte. Ibig sabihin, may iwasan natin yung sakit, makaagree. May iwasan natin yung pagtatae. Maiwasan natin yung iba't ibang klase ng medisina, antibiotic, lalo na yung antibiotic. Dahilan na sila ay madidelay sa paglaki, yung mga yan pag nagkasakit. Itong mga biik natin, sa awa ng Diyos, hindi pa nila naranasan nagkasakit. Yun, yung mga dumi nila, ayan,
buo-buo pa rin, hindi ka medyo hindi makita kasi madilim, umuulan, buo-buo, makagriparang tayo ng kambing na kulay itim. Yan, so ibig sabihin kung kulay itim na kwan yan, may probiotic kasi yung kanilang kwan, mga ka-agri, kaya medyo healthy sila, kompleto, kompleto tayo sa inject sa kanila, iron, vitamin, at meron pa tayo linalagay sa tubig nila, may probiotic, may B complex, mayroong electrolyte na siyang magpapa-absorb sa mga kinakain nila para ma-absorb ng katawan nila yung lahat ng ibinibigay natin sa kanila, walang tapon, mga ka-agri. Okay, mga ka-agri, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel Agritipid PH, i-like, comment, and subscribe, mga ka-agri, para palagi tayong updated at matagal pa tayong magsama-sama. At kung sa tingin nyo may napupulot kayong aral sa ating binabahagi, huwag kalimutang i-share sa ating mga kaibigan, kakilala, mga ka-agri. Okay, magandang buhay sa ating lahat. Ayan, maglilinis na ako, tapos na ako nagpakain. Hinihintay na lang natin magdumi ang ating mga inahin para hindi doble yung paglilinis natin. Padumihin muna natin dito sa walo nila bago natin linisan at tanggalin at lagyan ng bagong tubig, mga ka-agri. Kahit yung isa. Tapos para hindi tayo madudubli. Kasi kung lininisan na natin ngayon, nagpakain tayo, hindi pa sila nagdumi, doble ang trabaho natin. At least, nandito naman, nag-i-enjoy ang ating mga big dahil hindi sila didede ang mga yan dahil matagal pa yan didede dahil busog na sila ang bibigat ng mga ka-agri. Halos yung anak ni Babcam, pare-parehas yung size nila. Liter size yung gano'n. Okay, mga ka-agri, katatapos natin umikot sa ating palayan, nag-control ng tubig at binalik na natin itong mga biik. Nakadidi na sila. Maganda pa yung gatas ng inahin. Okay naman. At ito na. Nagsabog tayo ng kwan dito. Naglagay tayo ng pigs. Yan. Pero nakakain ng mga to. Para masanay sila, makikikain sila sa hard pigs. Halong mais na yan, mga ka-agri. Okay, pangsanay natin sa bituka ng mga biik. Ganyan tayo. Ganyan ang diskarte natin. Para hindi mahirapan yung mga makakakuha at pati tayo na mag-alagay yung mga matitira, mga ka-agri. Ganyan natin sanayin ang mga biik natin para iwas na magkasakit, magtai. Yung sinasabi ko, yung dumi nila, oh. Healthy, ayan. Parang dumi ng kambing, mga ka-agri. Walang makitang sign na nabasa yung puwitan nila. Ito, oh. Kadididin nila yung mga yun, nagpahinga na. At ito, pati dito sa Kailan Race natin. O yan, nagpamerienda tayo, mga ka-agri, para masanay din ang mga biik na kumain ng hard feeds. Para hindi maarte, walang kaartehan. Gawin nating parang normal lang yung buhay nila, parang yung mga Philippine pig natin. Para kahit na kwan, hindi marunong yung mag-aalaga, hindi ganun na mag-a-adjust, hindi mahihirapan. Tuloy-tuloy yung paglaki ng ating mga biik, mga ka-agri. Ayan. Ayan. Mamayang hapon ulit, bago tayo kwan dyan, magpaligo, ilagay ulit natin dito. Pagkatapos ng maligo ng dishwashing liquid with insect repellent all purpose, ilagay natin ulit dito para makapag-practice at magbigay ulit natin sa inyong lahat. Yan, malinis na yung walo. Malinis na. O yan, mamaya yan, pag umaraw, pag mainit ang panahon, naiinitan ng ating mga inahin, wala tayong kahirap-hirap na maliligo lang sila doon. Pag may kwan na tayo doon, yung next project natin, maglalagay tayo ng kwan doon. Yung tangke. Para i-connecta natin dito, pwede natin lagyan itong isa dito ng faucet para hindi tayo mahihirapan. Pag naglinis na dito, i-on lang natin ito, wala tayong kahirap-hirap. Mag-reor dito na banda sa taas para abutin na lang natin, hindi na tayo papasok. Ganun, basta discard na lang natin. Ganun kadali ang maglagay sa huwalo, mga ka-agri. Hindi tayo mahihirapan. Pag sa patining, magagamit yan, laliman. Pag growing stage, grower stage na sila, grower na kinakain, mainit na yung katawan nila, halos nandito sila,
salitan makagrill, laliman natin yung tubig. Makagrill. Ganun yung diskarte dyan. Malis tayo sa trabaho, malis sa gastos, makagrill. Ayan, maraming malilis dyan, makagrill. Iwas heat stroke. Binigyan natin ng normal na pamumuhay ang ating mga alaga. Ganun ang natural farming, makagrill. Bigyan natin ng normal na pamumuhay para hindi tayo mahirapan sa kami medisina. Okay, yun yung bonus na tips natin, makagree. Sharing is caring, makagree. So ang yung kaibgapay sa Agritipid PH. Sarap ba ang salad? Mga anak ni Landrace. Ayan, oh. Lapit na mag 8 kilos ang mga to. Sinakripisyo pa rin ni Landrace yung makakuha ng salad. Yan, inintroduce natin yung kangkong at kamote ngayong araw at gustong-gusto nila. Makagri. Kagaling nila kanina kumain doon ng malunggay, madridagwa at ipil-ipil. Ngayon, bago tayo uuwi, inagyan natin naman ito. Inintroduce natin. Walang kaarte-arte. Naging buhay normal na, natural. Hindi natin pinapahirapan. Parang normal lang yung pamumuhay nila. Parang native. Yan, oh. Sarap. Yan, takam na takam sila sa salad. Kasi sigurado yan na walang lasang mapait. Unlike sa malunggay, pero gustong-gusto pa rin nila. Malunggay at ipil-ipil tsaka yung madridagwa. Mas masarap yan sa panlasa nila. Kaya pagbigay natin, kinain agad. Tignan natin tong kung naman, anak ni Baboy Kambing, yung may mga lawit. Ayan, no? Takam na takam sila. Yan ang inintroduce natin ngayon. Yan, ganyan lang ang pagsanay natin, mga kagri, sa ating mga alaga para tuloy-tuloy ang kanilang paglaki. Ayan, wala naman silang problema sa pagtatae dahil sanay na yung bituka nila sa hard at saka sa ibang pagkain, mga kagri. Wala tayong kahirap-hirap. Pati yung mag-aalaga, mas maraming matitipid. Walang kahirap. Yung nga pala, bago tayo uwi, pakita ko pala sa inyo, binuksan na natin itong pintuan nila, mga kagri. Ito talaga, riniper ko ito para labas-pasok na sila. Ayan. Binuksan na natin itong pintuan nila para hindi na tayo nagbubuhat. Ayan. Tinagay na natin para kung gusto nilang kumain dito, kung gusto nilang magdidi, papasok doon. Kung gusto nilang kakain, lalabas. Ganon din yung iba, mga kagri, binuksan na natin yan. Kaya bahala na silang pumunta dito sa playing ground nila, mga kagri. Ayan, masasanay na ang mga yan. Kasi kahapon yung mga nandun, mas panganay ng halos 5 days ay alam na nila. Lumundag at saka dyan. Okay. Susunod i-refer natin, gagandahan natin yung pintuan dyan. Tapos ang iaayos ko pa dito ay ito. Kasi magpapatining tayo dito. Lalagyan ko ng walo ito para hindi tayo mahihirapan sa paglinis. Alam nilang magdumi. Yan, i-training na natin dyan na magdumi sila para pag pinatining natin dito yung matitira na para sa atin, inahin at yung bur natin, yan, pangpalandi, ay hindi tayo mahihirapan. Okay? Yun lang yung dagdag, makagri. Magandang pag-alaga sa ating lahat ulit. Wait nila, halos maghihilom pa lang yung nakapun, ipahilom na. Kaya mas maganda yung one touch, one stress. Sa 3 days, kung nag-iron tayo, yun yung na-experience natin ngayon na sinubukan, pinasubok natin kay Sir Jemar Gumaro Monte, yung technician na pumunta po dito. Ayan, mas maganda po yan kaysa yung naghihilom ka agad. One day lang ito, medyo natagalan, naghihilom. Kasi mas malaki na sila, mas madugo, mga kagri. Kaya mas maganda yung mas bata, mas madaling maghilom. Mas kukunti yung stress, mga kagri. Okay. Yung feeds natin, yan ay binibili natin kay Sir Tupinyo, yung pinagkukunan natin ng feeds. At itong lahi ng mga inahin natin ay itong dalawa na to ay galing din sa kanya, mga kagri.
Yan. Siya rin ang nagbigay niyan, mga kaagri. Halos malalaki na rin. Malalaki ang lahi nito. Malalaki yan. Yung nakuha na natin, yung rinilis ng 40 days. May maganda yung lahi niya. Unlike dito sa dalawa, ito, medyo tinipid nung may-ari ito. Kaya hinabol natin yung paglaki nitong dalawang large white, mga kaagri. Halos ganyan lang kalalaki nung nakuha natin sa 40 to 45 days na rinilis niya, mga kaagri. Medyo natipid sa pakain ang inahin at yung pamamaraan niya, pati sa pakain ng kulang, medyo kulang. Kaya hinabol natin yung dalawang. Pero yung galing kay Sir Topinyo, nagkukunan na natin yung quality talaga yung mga inahin niya, mga kaagri. Okay, sa mga may gustong kumuha rin ng mga magagandang lahi, syempre itanong nyo lang sa pwesto niya, mga kaagri, sa kanya kay Sir Topinyo dyan sa market. Okay, mga kaagri, sharing is caring ulit sa ating lahat. Ang gaganda, oh, katawan nila 20 days ngayon ito, 19 and a half, sabihin na lang natin 20 days, mga kaagri. Pero tignan nyo, mag 8 kilos na yan, mga kaagri. Halos wala nang may iwan sa kanila, pati yung kabila, wala nang may iwan. Kasi yung medyo na-late dito noon, pinahabulan natin ng multivitamins. Kaya halos pantay na sila. Ayan, hirap na rin yung inahin natin, halos nakatayo na pag nagpadede kasi hindi na sila kasya. Kaya kadalasan talaga nagwawalay ng 28 to 30 days yung iba, lalo yung mga protocol ng mga feed company. Dahil yun ang isang dahilan na halos hindi na makadidi talaga yung iba. Kaya maganda kung maaga natin mapractice ang mga ito, lalo yung pamamaraan natin marunong ng kumain ng may mais. Siguro may mais yan yung sinasabi natin hard na pakain, mga kaagri. Okay, sharing is caring, magandang pag-aalaga. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipid PH.